Good morning mga kamatoligan, so nagbabalik na naman ang kaibigan yung si Dagun. At ngayong araw ay naghahanap ako ng gagawin pero wala pa ako maisip. Then tsaka ako naalala na lagi nga pala akong tinatanong kung bakit hindi ako mag-upgrade ng exhaust pipe kay Sadie sa QA Cafe Racer 152 ko. So, ang totoo, gustong gusto ko. Ayan. Shoutout nga pala kay Raffy Panganiban para sa mga face mask na nakikita niyong suot ko dito sa vlog. So, mabalik tayo sa pipe. So, gustong gusto ko talaga mag-upgrade ng pipe mga kaibigan. Gusto ko po mag-bullet pipe ng color black para kay Sadie, para bumagay. Kasi parang yun na lang yung kulang na hinahanap ko. Ang problema kasi, hindi ako makapag-upgrade ng pipe na katulad ng iba dahil dito po sa lugar namin ay hinuhuli po ang mga upgraded pipe. So, marami na dito ang naka-experience ng magmulta ng malaki dahil sa paggamit ng bullet pipe or kung ano pang mga exhaust pipe na medyo open at may ingay. So, kahit pa sabihin natin may silencer yan, may pagpera-pera talaga, ano, mahirap kalabanin dahil sasabutayihin ka lang din. So naisip ko na bakit ko nga naman i-stressin pa yung sarili ko sa pag-upgrade ng pipe kung mamomroblema lang din ako. Baka mas mahal pa yung bayaran ko kaysa sa pipe na kakabit ko, di ba? So yung mga kamotoholigan, so wala akong choice. So stock na lang muna yung gagamitin natin at para may magawa ngayong araw, papalitan ko na lang yung thermal wrap na nakakabit sa pipe ko. So, yun na lang mga kamotoholigan. So, wala naman masyado. Parang upgrade ko lang din. Pakita ko sa inyo kung paano i-install or kung meron pang hindi nakaka-experience sa inyo. So, i-vlog na lang din natin. Alright mga kamotoholigan, balikan ko kayo. Intro muna. So, ito na mga kamotoholigans. Ito na yung itsura ng thermal wrap natin. Makalipas ang 2 taon. So, wasted na siya. So, ngayon, tatanggalin natin yan. At ito na yung ipapalit natin. Color black pa rin. At syempre, bumili tayo ng mga clam para sa pagkabit. Alright. So, lagi nyo pong tatandaan na ang thermal wrap ay makate. So, ang gagawin natin ay ibababad natin siya sa tubig na may Joy na dishwashing liquid para lang din hindi mamaramdaman masyado yung kate. So, magiging medyo matrabaho to pero tsaga lang talaga. At yan, sige, tignan natin ang mangyayari. Alright. So yung mga motoholigan, so gawin natin, puputulin muna natin lahat ng mga clam, mulungong clam niya. At, baka putulin na lang natin. Hindi ko alam kung paano, kung gano'n nakakapit tong anong to eh. So tatanggalin ko muna itong mga clam. And, since hindi na siya gano'n kainit, kasi pumiyahe tayo, ayun. Tatanggal naman siya. Kaya, kung nakikita niya, ayan, matatanggal naman. So, ayan, yun yung itsura ng ano natin, kombucha natin makalipas ang halos 2 taon. Alright. So, ayan, tanggalin muna natin ito. Ayan, kung makikita nyo, after almost 2 years, ang wild. So, syempre, lagi nga naman siyang, kumbaga, pag nababasa, so, nag-sponge lang yung thermal wrap natin. So, talagang kinakalawang siya. Actually, hindi siya kalawang. Para siyang, ano, basta yung na-distress na yung buong bakal. Ang dirty. Hindi siya kalawang, guys, eh. Ano siya, eh. Para mga namuo. Ewan ko, putik, dumi, or whatever. So, ang gagawin natin, lilinisin ko muna yan.
bago natin balutan ng bago. So, yan po ang nangyayari. Ngayon ko lang din alaman. So, lilinisin po natin yan. Alright. So, ayan mga kamoto hooligans. Ito yung luma ating thermal wrap. Sa ito yung bago. So, bababad natin yan sa tubig na may Joy. Gaya nga na sinabi ko, eh, talagang makati siya. So, advisable na magkabit nito yung ano, yung dehin kapag huli. Kasi talagang mangangati ka ng sobra. Ayan, babad natin yan. Kasi may mga ano yan eh, may mga fiber-fiber yan. So, makati talaga. Asahan mo talagang kamot betlog gaming ganito. Yan. So, ayan mga motohuligans, dinalaw din pala ako ng kaibigan ko. Matagal nito na kami hindi nakikita nito na before lockdown pa, yan. Si Perkman, kung natatandaan nyo. So, ayan, sakto, magkakapit tayo. Kwentutans episode. So, ayan, nalinis ko na siya. Pero, syempre, hindi na natin siya maano dahil, yan na nga, dumikit na yung mga ano niya. Nag-form na yung mga... Hindi ko alam mang scientific ano nito eh. May nag-form na na... Particles. Yan, namuun-muo. So, kinaskas natin yan. Yan, sabi ko nga sa inyo, hindi siya kalawang, pero ganyan yung nag-itsura ng bakal. So, yan mga ganyan. So, yan, babalutan na lang natin yan. At, tintayin nyo, gawin natin yan. So, yan mga kamoto hooligans, nalagay na po natin yung... We're halfway through. So, hindi po siya sasagarin. Maaring kapalan ko lang dito. Pero magpuputol tayo kasi ayoko naman nung patong-patong masyado. So ayan, I think it's pretty decent. Ayan, para bagong ano na naman. Tapos dito lalagyan natin clamp. So katulad nga ng sinabi ko kanina, sa mga mag-install nito, yung tubig lagyan nyo ng dishwashing liquid para hindi umano yung kati, hindi nyo gano'ng maramdaman. Dahil sinasabi ko sa inyo, sobrang kati talaga niya. So yan, lagyan natin ng clamp dito. Then, hanggang dito, sa end dito. Alright. Tapos ko na install mga motohooligans. So ngayon eh pinapasingaw ko na lang yung mga ng tubig para mag-dry siya kasi pasako yan. Natandaan nyo, may option kayo, pwede kayong mag-gloves at naglalagay ng thermal wrap dahil mangingitimangin yung mga kuko. Yan. So naglinis muna ako dahil talagang nangati ako. So ayan, sana kahit papano nakatulong yung tips natin sa paglalagay ng thermal wrap. So yung mga kamotolitas, ito ang natataposin yung vlog natin at kahit papaano may nagawa tayo yung araw na to. At happy naman ako sa naging resulta, kaya laban na ulit. Alright? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe lang po kayo. Lagi nyo tatandaan, like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell if gusto nyo talaga yung content ko. At gusto nyo pang makakuha ng updates tuwing may bago tayong upload. Alright, yun lang po mga kamotohooligans. At maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tayo kahit papano sa mga hindi pa nakaka-experience na magkabit ng thermal wrap. So, ganun lang po kadali yun. At gawin nyo na lang din yung mga sinabi kong mga kailangan para hindi kayo mangate. Alright, yun lang po. This is the Goon, and I'm fucking out.